Hi guys, welcome back to the channel, and this is my top 10 tips on how to pass the Architecture Board exams. Basically, this is based on my experience, and just a disclaimer, I'm not a top-notcher, and I'm just sharing this to help ALE takers. So, ayun, base lang to sa experience ko nung when I took the January 2018 board exams, architecture board exams. And ayun, I'm not a top-notcher. I just barely passed the exams. But the important thing is pumasa, di ba, guys? That magic number, that 72 grade without any failure on any subject. So, important yun. And yun, I think I made a pact or a promise to God na sabi ko pag pumasa ako sa board exams, and because a lot of people helped me to pass the exams as well. So from the financial standpoint, on the review standpoint, and syempre for the support of the family and friends. So I think I owe it to those who plan to take the exams as well. So ayun. So, eto na yun, yung video na to. So, sana makatulong to sa inyo if you're taking the board exams soon, whether on January or on June. Sana makapasa tayo, and sana makatulong tong top 10 tips ko para sa inyo. So, the first tip is to pray for it. Of course, the important part is to pray, and Bakit ko sinasabi yun? Kasi kung hindi ka sigurado, or kung hindi mo alam kung ano yung the best decision, kung magbo-boards ka na ba or hindi, syempre depending on if ano ka na, pwede ka na talagang mag-board exams kung na-fulfill mo na yung lahat ng requirements. And I guess the best thing to do is to pray for it. Yeah, just pray. Focus ka lang. Pray to God, seek His guidance. And ayun, sana makuha mo yung tamang sagot, di ba? So, dasal lang. That's the best thing to do. Magdasal ka ng mataimtim. And I think that should be really very helpful for you. So, seek His guidance. So, once you've prayed to God, the next step is guarantee your commitment. This is very important, guys, because once you really decided that you're going to take the exams and you really want to pass the exams, there should be no turning back. You should decide, dapat maging firm ka na iko-commit mo yung time mo and magsasacrifice ka for the review. Kasi important yun eh. If nag-aalinlangan ka, then you're not ready. So, dapat sure ka talaga na you're going to take the board exams and you're going to review 100% committed ka sa pagre-review na yun. Okay? Ayun, choose a reputable review center. Choose a reputable review center because this is important. Hindi naman ako makakapagsalita-salita para dun sa iba, pero I know magagaling, maraming magaganda o magagaling na review center dito sa atin. Of course, dito sa Metro Manila. Yung medyo known na options ay JPT, Atlas CDC, and CDEP. CDEP is yung sa Quezon City. So, in my experience, CDEP yung pinag-enrollan ko. Dito ako nag-take ng review. And, ayun, of course, based on my experience din, at pagpasa ko in one take. So, I know they're a very good review center. This is a very good review center with very good tutors as well. Or teachers, if I may say. So, ito, tip to. You can pause the screen and screenshot this. Yan. Kung nag-CDEP ka, makikilala mo to.
tong taon na to. Okay, and doon naman sa lahat ng mga nakapag-CDEP na, of course, hindi nila makakalimutan yan, Sir JJ. Okay, for the next tip, use index cards for reviewers. Sa akin kasi, naging effective to nung since high school pa ako. Ginagamit ko na tong index card method. Medyo magastos nga lang, pero I think napaka-importante. Kasi para sa akin, pag nagsusulat ka, pag sinusulat mo yung gusto mong i-review, mas tumatatak sa utak mo yun. Or mas mare-remember mo siya. Kasi parang hindi lang yung verbal yung nare-review mo or visual. Parang yung act of writing. And while you're writing, syempre, nagko-combine na rin yung visual dun eh. So, parang dumodoble yung effect sa pag-remember or pag-review. Okay? So, kung makikita nyo lang yung lista ko ng mga index cards, ginagamit ko siya parang flashcards. So, ang ginawa ko nun is question sa harap, tapos dun sa backside ng index card, nandun yung sagot. So, ang ginawa ko is, siguro I have more than 200 index cards. Tapos, nilista ko dun yung mga ina-assume ko, which is, basta we'll get to that topic, yung pag-assume. Pero nilista ko dun sa index cards yung tingin kong mga lalabas sa board exams. So, nilagay ko din dun yung mga hardest topics na nahihirapan akong ma-understand o ma-remember yung answer. So, nasa harap yung tanong, tapos syempre nilalagay ko na din yung subject. Tapos nasa likod yung sagot. So, ang naging focus ko noon is, or goal ko, dapat magnatapos bago mag-board exam, before the day before the board exams, lahat ng index card na yon hindi ko na kailangan i-flip o tignan sa likod. Dapat alam ko na yung sagot kahit hindi ko na i-flip yung index card. Then syempre after masagot ko na, kahit hindi ko tinignan, lalagay ko siya sa ilalim. Tapos hanggang sa syempre yung mapupunta sa pinakailalim, hinihiwalay ko pala yung mga hindi ko pa rin alam yung sagot. So, una, syempre, for example, 200, syempre, hindi mo ba kabisado or alam yung mga sagot. Dapat, ang goal mo is maubos mo yung, parang sa akin, for me, 200 na questions na alam mo na talaga yung sagot. So, hindi mo na kailangan balik-balikan yung index card na yun. So, yung last day before mag-board exams, pumunta ako dun sa cemetery. Binisit ko yung father ko tsaka sister ko. So doon ko tinapos yung mga index cards na yon, and thankfully yeah, pumasok sa utak ko lahat nung ni-review ko doon, at hindi ko na kailangan i-flip o ulit-ulitin yung mga questions the day before the exams. Ewan ko kung cramming yon, pero napaka-effective sa akin. Always dala ko yung mga index cards na yon. Okay. For the next tip, don't overstress. Okay? Of course, syempre, gusto natin pumasa. Lahat gagawin natin para makapasa. Kumbaga, araw-araw magre-review, iba-ibang subjects. Yung iba, ang dami sinasacrifice para lang review lahat, review. Pero don't overstress. Still do things that could give you relaxation as well. Kasi dapat may balance pa rin eh. Habang nagre-review ka, nag-enjoy ka pa rin. Kumbaga, ako siguro ang naging stress reliever ko doon, video games. So, after mag-review, minsan lalaro ako video games. Tapos, ayun, syempre, pampatanggal stress, kinabukasan, review ulit. Kasi in my experience, nag-resign ako sa work for 6 months akong walang work para lang mag-focus sa board exams. And hindi kasi agad ako nag-take. After I graduated college, hindi agad ako nag-take ng board exams. I pursued my career muna sa construction ako, so I gained a lot of experience. And of course, pag nasa construction ka, hindi ka naman basta-basta makakapag-resign, especially if you're on a specific role wherein you're following a strict schedule and you just can't just take a leave for certain weeks or certain months. So I just decided I should resign. So it took me a lot of effort and sacrifice talaga for the board exams. So, I know, hindi naman kailangan ng lahat na ganun. Depende talaga yan sa tao. So,
yun, parang isang disclaimer ko na rin yun. It depends on how you review. Kung kaya mong pagsabayan yung work and review, that's not a problem. Pero yun nga, it really depends on the person. Okay, so don't overstress. Marami kang pwedeng gawin para hindi ka ma-stress masyado. Kasi pag na-stress ka, isipin mo yung negative. Hindi ka talaga papas eh. Hindi papasok sa utak mo yung nare-review mo. Okay, so ayan, ulit-ulit, don't overstress. Chill lang pag nagre-review. Okay, don't forget to take time for yourself to enjoy din talaga. Di naman yun yung end, di ba? Tip number 6, never underestimate TOA and HOA. Okay guys, ako favorite subjects ko tong TOA and HOA since college, syempre history and theory. Actually, yung HOA kay favorite ko, honestly bumagsak ako diyan in second year, History of Architecture 2. At ayun. So, di ko alam ba't kami binagsak. Di lang ako, medyo marami kami. Pero tumatak sa akin 'yun. Actually, favorite ko 'yan eh kasi syempre Greek architecture, Egyptian architecture, 'di ba? Yung parang different styles of architecture throughout history. Yung iba kasi na-underestimate nila tong mga subject na to eh. So, meron akong mga kakilala na nag-board exams, hindi nila masyado seryoso tong subjects na to, and yung part ng exams na may grade na kasama tong topics na to is yun pa yung kinabagsak nila kahit mataas yung score nila dun sa ibang subjects. So of course, syempre alam naman natin kung magbo-board exams tayo, dapat pasado tayo sa lahat ng subjects, 72 yung grade, passing grade. So ayun, just a tip lang talaga. Ayun, magkakalimutan yung mga lessons natin sa HOA and TOA. So Arki Board exams, tip number 7. Standards. Napakahalaga ng standards. Kumbaga, dimension, standard height, mga ganyan. Diba college pa lang tayo, may graphic standards na tayo na book. Pero nung sa, in my experience, nanghihiram lang talaga ako nung book na yun. Tsaka sa library, sa UST, of course. Siyempre, wala naman tayong pambili ng ganyan. Tapos, nung time namin, hindi pa ganun ka-widely accepted yung mga e-file. Wala pa talagang masyadong umiikot na e-files nung mga panahon namin. Talagang mag-research ka pa. Or swerte ka kung merong PDF copy nun na sinishare yung ibang students. Pero yun, standards. Of course, yun, sa board exams, napakalaga ng standards. Kasi hindi lang siya sa design lumalabas. Actually, sa iba't ibang subjects eh. Kumbaga minsan may lalabas. Parang nasa TOA subject ka, TOA HOA day na exam day, tapos minsan may lalabas na sisingit na tungkol sa standards doon. So magugulat ka na lang. Pero yun nga, so dapat prepare tayo for different questions about standards. Syempre, yung mga madami na tayo inaral dyan, yung BP 344, yung mga ganon, yung sa mga iba't iba eh. So lalabas talaga yan. Kumbaga, so don't expect na sa design lang. Kaya dapat medyo marami tayong time or focus dito sa standards. Tip number 8, take extra study time on subjects or topics you find difficult to understand. Yan, of course, kasi syempre hindi naman lahat ng subjects kumbaga parang perfect o favorite natin. May mga subjects tayo kahit nung college pa lang na hirap tayong maintindihan. Kaya we need extra study time para mag-aral doon. Kumbaga, for example, kung yung iba mahina sa design or sa mga topics sa HOA, sa TOA, ganun. So, siguro, it's better that if you have extra time, doon mo na lang i-Google yung oras mo. Kasi, for example, yung ibang madaling subject, alam mo, kaya mo nang sagutin eh. So, doon ka sa mahirap, doon ka mag-focus. So, katulad nga ng sinabi ko kanina tungkol doon sa index cards. So, nilalagay ko talaga yung alam kong mahihirap doon sa index cards na pang-review ko. Kasi, parang flashcards ko na pang-review. Kasi, alam ko, mas kailangan ko siyang ipasok sa utak ko. Lalo na pag nahihirapan ako, hindi ko maintindihan. So, yun.
Yan, napakahalaga kasi ng time eh. So for example, yung iba dyan nagbo-board reviews ng 3 months, iba 2 months lang yung leave sa work, 1 month, ganun. So napakahalaga ng time. So if may extra time talaga, doon tayo mag-focus sa subjects na medyo nahihirapan tayo. Ayun, since nandun na rin tayo sa topic ng time, so parang wag tayong magka-cramming ng review. So ayun, wag yung kung kailan malapit na exam, doon ka pa lang doon sa mahirap na subject magfo-focus. Dapat nga parang nagre-refresh ka na lang pag siguro 1 week before the exam o 2 weeks before the exams. So ayun. Ito, tip number 9. Never assume no one knows what questions will appear. Ayan, kasi kahit na sabihin natin may nakakausap kang dating nag-board exam na o yung mga pumasa na o kahit parang nagre-retake, sasabihin, ito, lumalabas to. Huwag tayong aasa dun kasi dapat lahat talaga aralin natin, alamin natin kasi yun nga yung magiging test eh kung talagang karapat-dapat ka bang maging licensed architect kasi andun yung experience, andun yung knowledge mo, di ba? So, never assume. So, kunyari, isipin mo, hindi lalabas to sa HOA, hindi lalabas to sa TOA, ganun. In my experience, biglang nagulat ako, merong parang 5 buildings na totally out of, wala doon sa ni-review ko, mga ganun. So, kahit yung sa index cards ko, yung mga nilagay ko doon, siguro, di ba sinabi ko, 200 questions yun. Siguro, lumabas lang doon, nasa 30, mga ganun. Swerte lang ako. Hindi ko na siya maalala ng buo eh, pero kumbaga parang the best pwede mong gawin is equip mo yung sarili mo ng maraming kaalaman kumbaga sa iba't ibang subjects. Huwag ka lang mag-focus sa parang certain subjects. Dapat lahat. General knowledge talaga about architecture. Ayan, tulad nga nitong diba? Focus dyan. Tip number 10, ayan, never compare your review methods to others. Choose what works best for you. So katulad nga nung mga sinabi ko, kung sa akin, uubra yung paggamit na index cards o flashcards, baka sa inyo hindi uubra yun. Tapos, syempre, piliin mo kung ano yung tingin mong parang mas nakaka-retain ka ng information o mas nare-remember mo yung topic o yung lessons. Diba? Kumbaga kung more on mas gusto mo yung nakikinig ka, and then focus on that. Kung yun yung talagang sakting mo magiging successful method para sa'yo. Isang example ko, si Binibining Pilipinas, si Architecture Champ, si Sup-Sup, nung time na nagbo-board exam siya, tapos like top-notcher siya. Yung room niya is full of Manila paper, I think, or cartolina, Manila paper. Maraming nakadikit sa room niya eh. Kumbaga may mga lessons talaga doon. May mga nakalista, ganun. So siguro gusto niya more on visual siya. Pagpasok niya sa room, may mababasa agad siya na madali niyang marirecall, ganun. So kung ganun din yung effective sa'yo, then do it. Buuin mo yung kwarto mo ng mga nakadikit na tungkol sa architecture. Meron din namang iba na hindi kailangan yun. So sinasabi nila parang hindi na nila kailangan yung sobrang visual. So, depende talaga sa'yo. So, sa akin, kaya yung index card method ko, napaka-effective para sa akin. Kasi, una, syempre, nagbabasa ka, tapos may babasahin ka kung ano yung isusulat mo sa index card. So, dalawa na agad yun. May binasa ka, tapos may sinulat ka. So, parang dun pa lang, may parang retention factor na yun. Tapos, pangatlo is, babasahin mo ulit siya. So, parang tatlo. So, una, babasahin mo para isulat mo. Tapos, yung nasulat mo, papasok na rin sa utak mo yun. Tapos pangatlo, babasahin mo siya ulit kung tama ba yung nasulat mo. So parang yun yung effective method siguro sa akin. So, pero hindi natin alam kung magiging effective para sa'yo. Pero yun nga, kung may kasabayan ka nagre-review, never compare their methods with yours. Kumbaga kung alam mo, kaklase mo yan nung college, matalino yan. Ay, gagayain ko yung method niya kasi matalino to eh. Pero doon sa method na yun, hindi tingin mo, hindi effective sa'yo, then don't do it. Gamitin mo yung the best na mag-work para sa'yo. Yun. Kala nyo, tapos na yung top 10. Meron pa tayong extra tip. Okay, so kung Catholic ka, I suggest that you follow the go to the weekly novena to St. Jude doon sa Manila. Yun yung sa may Malacanang.
Okay, so ayun, every Thursday you could go there to pray. Syempre, alam na 'yan ng karamihan ng nagbo-board exams, alam na 'yan. So, hindi lang naman nagbo-board exams, yung kumbaga yung humihingi ng favor talaga. So, in my experience, napaka-effective kasi syempre one take pumasa ako. Tapos nung nag-board exam ako sa St. Jude College pa yung exam ko. So parang sabi ko, nagpe-pray ako sa St. Jude, tapos St. Jude College pa ako na-assign. Syempre, 'di ba, pag nag-board exam, iba-ibang location kung saan kayo mag-board exams. So parang tinake ko na rin 'yon as a sign na baka nga papasa ako kasi nagpe-pray ako sa St. Jude, tapos kasi St. Jude pa ako na-assign. So ayun, effective 'yan yung novena. So every Thursday. So once you commit to this novena, syempre parang ano mo na yung sarili mo. Dapat even after you pass, kahit hindi ka pumasa, dapat you still continue to pray to St. Jude, or kung kaya mo talaga, every week you go to the shrine or the parish of St. Jude dun sa Manila. So yun, dinadayo ko pa yun mula dito sa Pateros papuntang Manila every Thursday para lang ayun, talagang ma-follow yung ano, yung devotion to St. Jude. Okay? So, ayun na nga guys. So, if you like these types of content or this type of video for the architecture related stuff, please like and subscribe. And of course, you could also ring the notification bell pag nag-subscribe kayo para ma-notify kayo ng future videos na meron man akong i-release soon. So, I'm planning on creating a lot of videos related to architecture. So, para doon sa mga mag-board exam, yun yung focus ko din sana na viewers. So, I could help you pass the exams as well. So, kung anong tip na kayang ibigay, bibigay natin yan. Ayan. So, leave a comment if you want more videos like this. And if you tingin nyo may mali doon sa mga tips ko, go ahead. And kayo, kung meron din kayong mga tips, kunyari, kayo passer na kayo, tas you want to share tips to those who need to take the exams pa lang, please comment down below. And yun. Thank you guys for watching this video. God bless.